Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 4, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili na walang anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility na maaari na makaapekto sa ating bansa for the next 5 to 7 days. Storm free po tayo hanggang sa susunod na dalawang linggo. Base po yan sa ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit ay walang bagyo na nakikita na tatawid sa ating bansa o lalapit sa ating kalupaan hanggang nga po sa susunod na dalawang linggo. Pero ang habagat ay magtatagal pa po yan hanggang sa susunod pa na linggo na patuloy na magdudulot ng mga isolated rains lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa lalo na at consistent na may namamataan na sama ng panahon na mabubuo dyan po sa northeastern part ng ating bansa na patuloy na manghahatak ng habagat at magtatagal pa rin si Bagyong Kanun o formerly Falcon hanggang next week pa po yan. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay may mga isolated rains dulot ng habagat sa Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila and nearby areas at maging po sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, mainit at maalinsangan ang panahon lalo na po sa may Visayas at Mindanao, maging po sa may Bicol Region at silangang bahagi ng Northern Luzon. Pero dahil sa habagat ay maulap ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, lalo na po sa kanlurang bahagi, maging po sa may Metro Manila at Occidental Mindoro. At mamayang hapon, dahil pa rin sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan at posibleng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Mindoro Provinces at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi po ng southern part ng Mindanao. At sa atin naman pong mga baybayin, kahit na malayo na po si Bagyong Falcon ay nakakapekto pa rin sa baybayin po ng extreme northern Luzon lalo na po sa may Batanes at Mabuyan Islands na posibleng ang mga alon dyan ay aabot po hanggang sa 4.1 meters height kaya pinagbabawal pa rin ang pagpalaot dyan sa extreme northern Luzon seaboard at maalon din po sa seaboard ng Cagayan at Isabela. At dahil naman sa habagat ay maalon din sa kanlurang baybayin ng Ilocos Region hanggang po dyan sa may Lubang Islands o sa kanlurang baybayin po ng Mindoro Provinces na ang mga alon ay posible po na aabot hanggang po sa 2.6 meters height kaya iwasan po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!